Kaya pala nakalimutan itong pangakong lunch date nila. Paano hindi siya magagalit? Idagdag pa na kanina pa nito kausap si Cindy. Ma'am Beth, sandali lang naman. Dinig niyang pagsunod sa kanya ni Marie. Kumalma ka, Ma'am Beth. Pagmamakaawa pa nito. Tumigil ito noong tumigil siya sa tapat ng pinto. Sinulyo pa niya ito't nakitang nakapisain pa. Sana kasi sinabihan mo ko kagad. Hindi niya mapigilang bigkas. Sorry po, ang busy mo po kasi kanina, ma'am. Hindi siya sumagot. Tinapat niyang tenga sa pinto para marinig kung anong ginagawa nila sa loob. Gusto niya na sanang sugurin pero kinakabahan siya. Ma'am, pinsan niyo naman yan. Shut it, Marie. Kahit sarili mong pamilya, pwede kang traidorin. Nanahimik ito kaya't pinokus niya ang pakikinig. Namilog ang mga mata niya matapos makarinig ng kaluskos. Napalayo siya sa pinto't kagad na pinihit ang doorknob. Binundol pa siya ng kaba nung makita nakadukwang si Cindy sa mesa paharap kay Lyndon. Lumipad ang tingin niya sa asawa, ngunit kunot lang ang noon itong nakasandal sa survival chair. Ang tingin ay nasa hawak na folder. Pinalamig niya ang tingin noong mag-angat ng tingin sa kanya si Lyndon. Binaba nitong folder habang si Cindy ay lumayo na. Think about my proposal, Lyndon. This will be a win-win situation for the both of us. Si Cindy naparap na sa kanya. I'm not interested. My wife is here. Hindi niya alam kung ngingisi siya sa sinabi ni Lyndon. Naparap sa kanya si Cindy at namilog ang mga mata matapos siyang makita. Buhay ka, Beth? Tinaas niya ang kilay at lumakad palapit dito. Huli ka na sa balita. Bakit? Hindi ka sinabihan ni Lyndon? Mataray niyang tanong bago binigyan ng malamig na tingin ng asawa. Naningkit ang tingin sa kanya ni Lyndon at kita niyang umigting ang panga nito. Surprise, Cindy! Walang tuwang bigkas niya muli. Binalikan niya ito ng tingin. Nangunot ang noon niya noong makitang nawala ng gulat nito at napalitan ang pangingilid ng luha. Kapag kuwan ay bumagsak ang luha nito at gumuhit ang ngiti sa labi. Beth! Gumaralgal ang boses nito. Hindi niya napaghandaan ang bigla nitong paglapit at pagyakap sa kanya ng mahigpit. Muntik pa siyang mapatras sa gulat. Mommy would be so happy to see you alive! Natutuwang sambit nito habang humiwalay. How are you? Have you been well? May pag-alala sa boses nito. Hindi niya alam kung matutuwa sa pinapakita nitong concern. Hindi niya magawang ngumiti. Talaga bang natutuwa ito? I'm good, especially now that I am married to Lyndon. Inasahan niyang mawawala ang ngiti nito, ngunit mas lumawak yun. Tumili pa ito sa kilig, ewan niya pero hindi siya makangiti sa saya nito. May trust issue pa yata siya dito. Bakit ka ba nandito? Bakit ang tagal ng meeting niyo? Pagdidiin na tanong niya, doon ito natigilan at nagtatakang napalingon sa kanya. Huwag nitong susubukang magsinungaling dahil nakita niya nakadukwang pa ito sa mesa. Pero kararating ko lang. Napatigil to matapos nilang marinig ang pagsara ng pinto. Paglingon nila ay wala na sa loob si Marie. My secretary told me you were here even before lunch. Nagdala ka pa ng cake. Sarkastikong paalala niya dito. Umawang ang mga labi nito. What? Before lunch? Cake? Huh? I swear, kararating ko lang dito. You can ask Lyndon. Dumapong tingin niya kay Lyndon na nakasandal pa rin sa swivel chair at nanunod lang yata sa kanila. Tinitipa pa nitong daliri sa mesa. That was Marie told you? Usisa nito, pinirmi niyang mga labi. Huwag lang itong magsisinungaling dahil baka bigla siyang humingi ng hiwalayan. Oo, nakalimutan mo nga ang pangako mong lunch date. Ang linaw ng pagkakasabi ni Marie sa akin. I asked Marie to tell you that. By the way, I bought the cake and shake for you. You seem so busy earlier that you forgot about me. Mapanganib pa itong umisi na kinanganga niya. Ano? Are you trying to fool me, Lyndon? Tinaliman niya ng tingin. Ngumisi ito lalo at binigyan siya ng namumungay na tingin. Not at all, and I don't plan to, my love. I was just trying to get your attention. Napakurap siya at natameme. Talaga namang naging busy siya kanina. Dinig niyang humagikik si Cindy. Pagkaraan ay tinapik nitong balikat niya. My dear cousin, I've already learned my lesson before. I don't plan to ruin a family. I'm a changed woman. I am about to get married too. Natutuwang balita ni Cindy. Pinakita pa nitong daliring may singsing. Para siyang timang na hindi makakibo. Talaga pang na-prank siya. You seem so shocked. Nag-overthink ka lang, Beth. Dagdag pa ni Cindy. Napaiwa siya ng tingin at halos maiyak. Anong proposal ang sinasabi mo kung ganon? Saka bakit ka nakadukwang kay Lyndon? Parang batang maktol niya na kinatawa ni Cindy. Imbis na mainis ito'y muli pa siya nitong niyakap at tinagod ang likod niya.
Silly, I have a business proposal. I am here for a plain business proposal, Beth. Hindi ako nakadukwang ha. Tinuturo ko lang ang benefits ng proposal ko. Paliwanag nito, napalabi siya. Dapat talaga hindi siya nagpapaniwala kay Marie. Anyway, I've got to go. I still need to see my fiancé. I will be more happy then if you meet him as well as mommy, Beth, miss ka na nun. Muli nitong hinagod ang likod niya bago humiwalay. Kumaway pa to kay Lyndon. Your husband declined my proposal, by the way. Natatawang balita nito. But I am still happy since I got to know that you are alive, Beth. Tipid siyang ngumiti. Gulat pa rin sa nangyari. Nahiya siya bigla ng tari-tari niya kanina. Gusto mo bang ilakad ko ulit kay Lyndon? No, I'm fine. I think I do really need to revise it. And once I'm done, it should be you who read it and make the judgment. Kumindat to sa kanya bago siya hinalikan sa pisngi. Hinatid niya ito sa pinto. Hinanap niya pa si Marie. Ngunit mukhang umuwi na to dahil wala nang gamit nito. Takot bang pagalitan niya? Nakipagsabuatan ba naman kay Lyndon? Nailang siyang bumalik sa loob ng opisina ni Lyndon. Madiin ang titig nito sa kanya. Come here. Kita niyang tinapik nitong kandungan. Napanunok siya at lumapit. Ayaw niya pa sanang upo sa kandungan nito. Ngunit kinabig na nitong bewang niya. Bumagsak siya sa kandungan nito. Umikot agad ang mga braso nito sa tiyan niya habang siniksik ang ulo sa laeg niya. Ramdam pa niyang inamoy siya nito. Akala mo absuelto ka na. Nakalimutan pa rin ang lunch natin. Pagtatampo niya. Are you sure that it was me who forgot about our lunch date? Napakurap siya. Siya ba talagang nakalimot? Well, I have checked on you a lot of times and you were so busy. I didn't eat lunch because of that. Pangungonsensya pa nito. Tinasan niya ito ng kilay. Ako rin naman ah, malay ko bang nakabalik ka na rito? Napahinga siya ng malalim, sumutang palad nito sa blouse niya at haplusin ang kanyang tiyan. Then you should pay. Kunwaring tanong nito. Sumusukong bumuntong hininga siya. Fine, treat kita ng dinner. From main course to dinner, napasingap siya nung dumampi sa balat niya ang mainit nitong paghinga. Maging ang mainit nitong palad ay pumaloob na sa palo niya. Nah, dessert is you, my love. Paus nitong bulong. Marahan siyang humiwalay mula sa malalim nilang paghahalikan. Hinihintay niya maging agresibo si Lyndon, ngunit napakasuyo ng halik nito. Is there something wrong? Naguguluhan niyang tanong, mabinang titig na binigay nito. Humigpit niyang yakap sa bewang niya para hindi sila mahulog sa swivel chair. Akala ko ba akong dessert? Napalabi siya nung umisi ito. Nah, I'm thinking. Nangunot ang noon niya doon. Ano namang iniisip mo? Baka mamaya niisip na nitong hiwalayan siya kahit kakakasal pa lang nila kagabi. Hindi siya papayag, no? Do you still want to talk to Malcolm? Napaawang ang mga labi niya sa tanong nito. Tinitigan niya pa ito ng matagal. Naninigurado kung nananaginip ba siya o hindi. Mabigat tong bumuntong hininga. I want to settle everything. I want us to live a peaceful life. With no hatred, no enemies, no doubts, and no extreme jealousy. Ngumiti ito at hinawakan ang kamay niya. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung anong dapat sabihin. I don't want to lose you again, Beth. I want to make sure we will both end up together, even after life. Bulong nito, bumikig ang lalamunan niya kasabay ng pangingilid ng luha niya. Sa dami ng nangyari sa buhay niya, pagod na rin siyang mang-away pa ng iba. Gusto niya rin ang gusto nito. Gusto niya rin mabuhay ng mapayapa, palakihin ang mga anak niya ng walang gulo. Sigurado ka bang papayagan mo kung kausapin siya? Pumikit ito ngunit tumango rin. Pagmulat ng mga mata nito'y malawak siyang napangiti. Thank you, Lyndon. I want to free this heaviness inside me as well. Nakakaintindi itong tumango. Napakurap pa siya nung pinunasan itong pisngi niya. Don't cry, my love. Iiyak ka lang ulit kapag nanganak ka na. Ngumisi ito kaya tinampas niya sa braso. Gago, mahinang usal niya. Napatanga ito sa kanya. Did you just call me gago? Tinaas niya ang kilay at umalis na sa kandungan nito. Tss, tara na, baka magbago pang isip mo. Tumalim ang tingin nito ngunit walang magawa noong hilahin niya. Paggabi na nga iyon at duda siya kung tatanggap pa ba sila ng bisita sa kulungan. Pero iba talagang isang Lyndon Ace o Campo. Pagdating kasi sa kulungan ay diretso lang silang pinapasok. Binati pa ito ng ilang pulis. Humigpit ang kapit niya sa kamay nito. Hindi niya alam kung kakayanin niyang makita si Malcolm. Kung hindi dahil dito ay noon pa sana masayang pamilya nila ni Lyndon. You can do it. He won't harm you again. Not this time.
Pampalakas loob sa kanya ni Lindon, pinisil nitong kamay niya bago siya hinayaang magpunta sa isang mesa. Nilingon niya pa ito, ngunit pumesto ito sa malayo. Kinausap ito ng isang pulis, isang beses siyang huminga ng malalim. Natigilan siya nung makitang papalapit na si Malcolm kasama isang pulis. Mahaba ng buhok nito at itim na itim ang eye bags. Halatang hindi ito nakakatulog, naawa rin siyang makitang bumagsak ang timbang nito. Umawang ang mga labi nito noong makita siya. Kita niya ang biglaan nitong pag-iyak at paghikbi. Beth, I'm sorry. Gumaralgal ang boses nito at sinubukang hawakan ang mga kamay niya. Ngunit nilayo niya ang mga yon. Naiyak siya ngayong kaharap ito. Gusto niya itong sumbatan at saktan, ngunit lahat iyon ay pinigil niya. Ayaw niya madumihan ang kamay niya. I'm really sorry, Beth. Hindi ko ginustong nangyari. I was just blinded by my love for you. All I want at that time is to be with you. Pero ang gago ko, nilagay kita sa kapahamakan. Paliwanag nito habang ang mga matay lumuluha. Napaiwas siya ng tingin. Pakiramdam niya hindi siya makahinga. Bumalik sa alaala niya kung paano siya nahulog sa bangkat na lunod sa ilalim ng dagat. Swerte lang talagang nabuhay siya. Beth, ayos lang na hindi mo ko patawarin. Natutuwa kong makitang buhay ka. Nanginginig ang kamay niya. Ang dami niyang gustong sabihin, ngunit tila na umid ang dila niya. Hinanap na mga mata niya si Lindon. Nahuli niya kaagad ang nag-aalala nitong tingin. Gusto niya itong tawagin, ngunit tumangulang ito sa kanya. Lindon smiled at her and mouthed, I love you. Doon siya naglakas loob na balikan ng tingin si Malcolm. Kita niyang palipat-lipat ang tingin nito sa kanya at kay Lindon. We're not really meant to be, Beth. Kay Lindon ka pa rin napunta kahit na sinubukan ko kayong paghiwalayin. Hindi makapaniwalang bigkas nito. Sumilay ang tipid ng ngiti sa kanya. God knows who is the right man for me, Malcolm. Thank you for cheating. I was able to find my real home with him. Kita niyang bumakas ang sakit sa mga mata nito. Napayuko ito at nagpunas ng mata. Hindi kita gustong saktan sa sinabi ko. Sinasabi ko lang ang totoo at talagang nagpapasalamat ako. Pagpapaintindi niya. Kung hindi kasi ito nangaliwa, malamang na pareho silang nagdurusa sa relasyon nilang dalawa. Alam ko, I'm sorry that I wasn't able to treat you right. Nagsisisi ako bawat oras sa nagawa ko. Huminga siya ng malalim at kagad na pinunasan din ang luhang bumagsak sa piski niya. Lindon is not perfect, Malcolm. Our relationship is not perfect either. But he loved you most. He accepted you despite everything. Dagdag nito, tumango siya at ngumiti. I'm happy that he is the father of my children. Muling bumagsak ang mga luha ni Malcolm. Alam niyang torture iyon dito pero hindi ito nanumbat. Hindi pa kita kayang patawarin ngayon pero sana balang araw kaya nakatanting na ng walang sakit ng loob. It's not yet too late to change, Malcolm. Tumayo na siya para sana makaalis na. Hindi na niya kayang magtagal doon. Tama ng mga naririnig niya. Thank you for the love, Beth. Dinig niyang bigkas ni Malcolm ngunit hindi na siya lumingon. Tuloy-tuloy siyang dumiretso kay Lindon. Niyakap siya nito ng mahigpit kaya't hindi niya maiwasang umiyak lalo. It's done, my love. Shh, I'm here. Hinagod nitong likod niya at ilang beses na hinalikan ang ulo niya. Hindi niya nga alam kung gaano siya katagal na umiyak sa dibdib nito. Basta noong makabalik sila sa loob ng sasakyan ni mugtong-mugtong mga mata niya. Mahirap mang i-let go ang first love. Inabutan pa siya nito ng bote ng tubig na hindi niya alam kung saan ito kinuha. Napalabi siya. Siyempre, una kong minahal yun eh, Lindon. Sigaw niya nung bigla itong dumukwang tingnan siya sa malapitan. You didn't love him. Madinitong pamimilit, natawa siya bigla. Ang seryoso nito tumiting pangpanga. Halatang nagsaselos na naman. Sabi mo first love ko, ngayon naman nagsaselos ka dyan. Jesus! Sinundot niya pa ito sa tagiliran. Swear, that love will turn to scream later every night. Gumisi ito pagkaran ay kinuhang kamay niya. Namilog ang mga mata niya matapos nitong ipasok ang tituro niya sa bibig nito. This will be a baby girl. I can sense it. Mahinang bulong ni Beth kay Lindon habang haplos ang umbok nitong tiyan. Napangisi siya at dinantay din ang palad sa baby bump nito. It's a baby boy for me, my love. Kita niyang umirap ito at inis na inalis ang palad niya sa tiyan nito. Abusado ka naman kung lalaki to. Tinalikuran siya nito ng higa kaya't mahina siyang humalakak. Sumiksik siya sa likod nito at niyakap na sa bewang. We will know the gender of the baby later. Wanna bet if it is a boy or a girl? Hamon niya kay Beth. Ramdam niyang sumimangot to kaya't sinilip niya. Hindi talaga siya magsasawang titigan ito kahit ano pa man ang reaksyon ng mukha nito. Masinapit niya ito at pinataka ng halik sa balikat. Ayoko, doon ka na nga. Tutulungan ko silang mag-ayos sa garden. Umakmatong babangon ngunit kagad siyang gumapang sa itaas nito.
sapat lang upang hindi maipit ang baby bump nito. Namilog pang mga mata nito kaya't mabilis nang kinurot sa pisngi. Lindon naman, hindi ako makahinga. Tinukod niyang palad sa kama at tinitigan to lalo. Kita niyang nag-init ng mga pisngi nito. I won't miss a minute staring at you. You look adorable, my love. Mas lalong namulang mga pisngi nito. Tch, adorable? Hindi mo lang masabi na chubby ako ngayon 6 months pregnant na ako. Bulong-bulong nito, kinagat niyang labi. I still love you no matter what. Kahit maging balyena ka pa. Ouch! Dumain siya sa kurot nitong maliit. Napagulong tuloy siya sa gilid ng kama. Balyena pala ha? Diyan ka na nga. Tutulong ako sa ibaba, Lindon. Ano ba? Agad niyang niyakap ang bewang nito upang hindi ito makababa sa kama. Hindi ito pwedeng tumulong sa pag-aayos para sa gender reveal ng baby nila. Nautusan nga siyang bantayan nito sa kwarto. Let them be. Kapag bumaba ka, malalaman mo na kagad. Isn't that unfair to me? Ha? Mas okay na yun kaysa matawag akong balyena. Sarkastikong sambit nito. Napayuko siya upang itagong pangiti niya. Ewan ba niya kung siya lang ba ang lalaking kinikilig kahit pa nag-aaway na sila? Sa mga nakalipas na buwan, matapos niya itong mahanap, masasabi niyang nabubuhay siya sa mundong puno ng saya. I didn't mean to say that. I can tell you every second of the day how blessed I am to have you as my wife. And I can prove to you how beautiful and sexy you are, my love. Sincero niyang bigkas na kinaawang ng mga labi nito. Alam niyang nag-iisa lang si Beta ni Del Rio sa mundo't wala siyang balak na humanap ng iba. Pati yata dugo't hangin sa baga niya para na kay Beth. I am glad I met you at the convenience store, my love. Made love to you and left twins inside your womb. Funny but you turned me into a responsible man. Hindi niya nituloy yung sasabihin matapos siya nitong harapin at bigyan ng malalim na halik. He got those hot kisses from her. His hands knows where to go and his body knows where to stay. Mahinang daing nito ng tila musika sa kanyang pandinig. Marahan niyang pinaghiwalay yung mga hita nito. Matapos masira ang huling saplot, ilang minuto pa ay pareho na silang pawis sa itaas ng kama. Shit, Lindon! Mahinang sigaw ni Beth mula sa ilalim niya. Marahan ang paggalaw niya sa takot na masaktan ng baby sa loob. Nihirapan niyang bulong. Gusto niyang bilisan, ngunit gusto niya rin maging maingat na puno nilang ungol ng kwarto. Nakalimutan na nilang oras at halos. Pareho silang ayaw na tumigil makarating lang sa rurok. I want twins again. Paus niyang bulong. Lovebirds, ready na! Pwede na tayo mag-gender reveal. Bilis! Sabay silang napamura ni Beth matapos marinig si Avril sa labas. Ilang beses pa itong kumatok. Did you lock the door? May kabang tanong ni Beth. Umungol siya at mas binilisan ang galaw. I don't know. We cannot just stop here. Let them wait. Madiim niyang utos. Magsasalita pa sana to ngunit tinalikan niya to. Pinag-iigi niyang paggalaw at inayaan si Avril na kumatok at tinatawag sila. Mommy! Daddy! We are all ready! Let's go to the garden! Sisay rin yun kaya't napamura siya sa isip niya. Mommy! Daddy! Si Sander naman ngayon. Sunod-sunod ang naging galaw niya habang sunod-sunod ang pagtawag sa kanila. Ilang segundo pa'y pareho silang paungol na malakas matapos nilang magsabay na maabot ang rurok. Hinihingal pa silang nagkatitigan. Natahimik sila kasabay ng pagtahimik ng paligid. I guess there will be a baby number, kids! Dinig niyang paliwanag ni Avril sa mga anak niya bago ang yabag nila papalayo. Namilog ang mga mata ni Beth habang siya'y napangisi lang. Ikaw kasi! Paninisipan nito bago siya tinulak at kagad na nagtungo sa banyo para maglinis ng katawan. Natatawa niya itong sinundan at sinabayan. Is it me? Ikaw ang humalik, Mrs. Ocampo. Pang-aasar niya. Sinamaan siya nito ng tingin. Napangisi lang siya lalo. Mas na in love siya kapag nagagalit to. Ilang minuto pa'y bumaba na rin sila. Todo alalay siya sa bawat hakbang ni Beth. Ngayon niya lang ito nasamahan sa pagbubuntis kaya todo ingat siya dito. Habang ito naman ay parang hindi buntis kung maglakad. Diretso at mabilis pa. Careful, paalala niya nung inilang hakbang nito ang hagdan para kagad makababa. Ha? Pangatlong pagbubuntis ko na to, Lindon. I'm very used to it, pagmamalaki nito. Akmang lalagpasan na siyang muli nito, ngunit kagad niyang hinapit ang bewang nito. Not so fast, my love. I should watch your every move then. Kumunot ang noon nito, ngunit hinayaan na siyang alalayan to papunta sa garden. Bakit naman? Tanong nito. Baka tumakas ka ulit at kung saan ka naman mapunta. Hindi ko naman makikita ang mga baby ko. Lagi ka pa namang nawawala tuwing buntis. Ngumisi siya nang mahina niya itong hampasin. Mga baby mo? Hindi to kambal o kampo. Mga baby ko. Ang baby at ang mommy ng mga anak ko. Bulong niya sa tenga nito.
Namulang mga pisngin nito at halos magtago sa dibdib niya. Matapos marinig ang tawanan sa garden, kanina pa pala sila pinapanood ng mga bisita nila. Pareho silang namangha matapos makitang maraming asul at rosas na lobo sa paligid. Maging mga bulaklak na ganun ay kulay malalaking bulaklak na tila ginawang cotton candy. Ang tagal niyo ah, mauubos ng cake ni Avril at Marie. Sisindi na nakangisi lang. Sorry, we just made sure that there would be a baby living in my wife womb. Muli silang nagtawanan pero si Beth malit siyang kinurot sa hiya. I was just kidding my love. Mahinang usal niya, inirapan siya nito pero nung humarap kila Julio at Mark ay ngumiti ito. Nagmano rin ito sa lolo Alfredo niya at maging sa Auntie Maureen nito. Paglingon niya pa sa kabila ay naroon si Argus. Kasama nitong anak na si Noel na kalarong mga anak niya. Pati si Gavin na hawak ni Manang Lisa ay nakikilaro. Let's start. You must slice the cake to know the gender. Informa ni Avril. May mahahati pa ba kami? Parang ubos mo na ah. Sarkastikong biro ni Beth. Icing lang naman ang inuubos ko. Nakangusong bigas ni Avril. Avril, gender reveal to ni Beth. Hindi mo gender reveal. Oops, sorry, nadulas. Sisinding tinakpan pang bibig nito. Lahat sila'y natigilan at napatingin kay Avril. Nanlalaki ang mga mata nito. Kita niya rin napatayo si Julio ngunit bago pa tumakalapit ay nagsalita na si Beth. That's okay. Babae itong magiging anak ko ah. Kinontrata ko ng matres ko noon pa. Tinaas baba nitong mga kilay. Nagtawanan sila habang siya'y naiiling lang. Lumapit siya rito at tinawakan ng cake. I have a strong feeling that this is a baby boy again. Shut up, Lindon. Ililipat ko to sa'yo. Sige ka. Pagbabanta nito. Sumusuko siyang napakamot sa batok habang ang mga kasama nila'y humahalakak. Noong kumalma ng lahat ay sinimula na nilang hatiin ni Beth ang cake. Namawis ang noon niya matapos makita ang matalim na tingin ni Beth. Paano hindi kong kulay asul ang unang layer ng cake? Kapag talaga lalaki to, hindi ko ilalabas. Pagbabantang bulong pa nito. Napangiwi siya ngunit nung tuloy ng paghiwa sa cake pareho sila natigilan ni Beth. Makaraang ilang segundo nagsisigaw ito sa tuwa kasabay ng palakpakan at confetti. Tama ako, it's a girl, hiyaw nito. Lalo siyang napangiti. Nilapag niya ang cake nung lumapit ang kambal sa kanila. Agad niya ring binuhat si Gavin at hinapit sa bewang si Beth. Nangiti-ngiti. Finally, magkakaroon ako ng baby sister, bulalas ni Siren. Another headache, bulong ni Sander na umani ng hampas kay Siren. Napailing siya sa mga to. Hinintay niyang kumalma si Beth at nung humarap ito'y kagad tong tumingkayad at binigyan siya ng halik sa labi. Thank you for giving me the opportunity to be the mother of these wonderful children, my love. Sinserong bulong nito. Ngumiti siya at inayos sa tenga nitong nagulong buhok. And so I am, my love. I can't wait to see our fourth child. I know I cannot be the best father, but I want to be an understanding father. I want to see more Del Rio and Alcantara's baby. Pakakasalan kita ulit ng paulit-ulit. Nangilid ang luha nito. I want that too. I want a big family with you. I love you. Napalunok siya at pinunasan ng luhang tumakas sa mata nito. Let's be partners in crime in this lifetime. I will give you my heart and breathe if I need to. And that's how I much I love you, Bethany Del Rio Ocampo. He said wholeheartedly before claiming her lips as their visitors clap for them. I, Lindon Ace Ocampo, will love Bethany Del Rio until the last drop of my breath. Bulong niya matapos ang kanilang halikan. I, Bethany Del Rio, will be forever in love with Lindon Ace Ocampo until the last breath of my heart. Sagot nito dahilan upang magkatawanan silang lahat. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Bethany at Lindon. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.